pagmamahal ng isang kapatid ay hindi matutumbasan ng kahit na sino. Na handang gawin ng lahat, mapasaya lang ang kanyang pamilya. Kahit ang kapalit nito ay ang kanyang sariling kaligayahan. Kausap ni Aling Suling sa telepono ang kanyang bunsong anak na si Karina, isang nurse sa bansang New Zealand. Dahil matagal-tagal na rin hindi nakakauwi, ay panay tanong ni Aling Suling kung kailan ito magbabakasyon sa Pilipinas. Ang sabi naman ni Karina ay malapit na. Inaantay lamang niya ang approval ng vacation leave nito at kapag okay na ay maaari na itong magbakasyon. Sandaling naputol ang usapan ng dalawa sa video call nang dumating si Kara, ang panganay na anak ni Aling Suling, isa namang guro sa isang kilalang universidad. Lumapit si Kara sa kanyang ina at kinuha ang telepono ng hawak nito at kinausap si Karina. Tinanong niya ito na kung kailan uuwi ang bunsong kapatid, na sana ay sa Pilipinas ito magpasko. Sinabi naman ni Karina na hintayin lamang siya ng mga ito. At kapag lumabas na approval ng kanyang vacation leave, ay agad itong uuwi at ipapakilala na din ito ang kanyang fiancé na si Fred. Natiyak namang kikilatisin ni Kara ang boyfriend ng kanyang kapatid at sinabik siguraduhin matutuwa sila dito. Marami pang bagay silang napagkwentuhan bago nila naisipang magpaalam sa isa't isa. Tinanong ni Aling Suling kung kailan balak mag-asawa ni Kara. Namauunahan pa ito ng kanyang kapatid at pinaalalahanang huwag masyadong subsob sa trabaho. Sumagot naman si Kara na huwag siyang i-pressure nito dahil nais pa nito mag-aral sa States at gustong masundan ang yapak ng kanyang ina bilang principal noon. Si Aling Suling ay isang retiradong guro at dating principal sa pribadong paaralan. Muling paalala ng ina na ang pagiging guro ay masaya. Subalit isipin din niya ang kanyang sarili na wala itong nabalitang naging nobyo ni Kara na baka tumandang dalaga ito. Habang nakahiga sa kanyang kama at inaantay na siya'y antukin, nang bigla niyang naisip ang mga sinabi ng kanyang ina na hindi totoong hindi pa siya nagkaroon ng nobyo dahil hindi lang niya ito pinaalam dito. Si Mike ang unang lalaki nagpatibok sa pihikan niyang puso na nakilala niya dahil sa isang katrabaho. Nahulog ang kanyang kalooban rito hanggang sa lihim na naging magkasintahan sila. Subalit dahil sa kanyang trabaho, nakalahati o buong pagkatao at oras niya ang naisasakripisyo dahilan upang hindi ito nagustuhan ni Mike. Naalala niya na laging sinusumbat sa kanya ni Mike na wala siyang panahon dito. Nanais siya nitong makasama na sana ibigyan nito ng kanyang oras dahil iba pa rin kapag kasama siya nito. Madalas sabihin ni Mike ito kapag nag-uusap sila sa pamamagitan ng video call. Pinakiusapan niya ito na sana ay unawain siya nito. Subalit hanggang sa dumating ang panahong nakipaghiwalay na mismo si Mike sa kanya. Walang nagawa si Kara dahil hindi niya naipangako rito ang kanyang buong panahon at atensyon. Mahalaga si Mike, pero para sa kanya ay mas mahalaga ang trabaho dahil noong mga panahong yon ay accreditation ang kanilang universidad. Nalunod siya sa dami ng trabahong dapat tapusin hanggang sa nabalitaan niya na lamang na nagpunta na sa ibang bansa si Mike. Subalit hindi niya na inalam kung saang bansa. Makalipas ang 2 linggo ay naaprubahan na raw ang vacation leave ni Karina, kaya nakauwi na ito sa Pilipinas. Ang sumundo rito ay si Aling Suling dahil may trabaho noon si Kara. Kasama naman ni Karina ang kanyang fiancé na si Fred. Ganun na lamang ang pagkatuwa ni Kara nang sa kanyang pag-uwi ay nakita niya ang kanyang kapatid at nagyakapan sila na mahigpit. Ipinakilala naman ni Karina ang kanyang fiancé na si Fred sa kanyang ate. Natigilan at numutla si Kara
nang makita ang Fred na tinutukoy ni Karina at ganoon rin ito. Pareha silang hindi nakapagsalita. Si Fred na fiancé ni Karina ay walang iba kundi si Mike na kauna-unahan at huling naging kasintahan ni Kara at mas lalo itong gumwapo. Naalala niya ang buong pangalan nito ay Mike Frederick. Subalit noon ay Mike lamang ang ginagamit itong panawak sa kanya. Upang hindi mahalata ay nakipagkamay pa rin si Kara kay Mike at nginitian ito. Hanggang sa pagkain nila ng hapunan ay nananatiling tahimik ang dalawa. Pagkatapos ng hapunan ay naglakas loob si Kara na kausapin ng masinsinan si Mike. At ipinaalam niya sa kanyang kapatid na ito'y kanyang kikilatisin. Kaya pumasok muna sa kwarto si Karina. Ikinuwento naman ni Mike kung paano sila nagkakilala nito. Nag-cruise ang kanilang landas sa ibang bansa. Dahil magkalapit lang ang ospital at kumpanyang pinagtatrabahuan nila. At ang totoo raw ay hindi alam ni Mike na magkapatid sila ni Karina. Tinanong ni Kara kung mahal ba nito ang kanyang kapatid. Sumagot naman si Mike na oo at ito'y kanyang papakasalan. At tinanong nito si Kara kung okay lang ba yon. Sumagot naman ang nakangiti si Kara na ito'y ayos lang. Dahil nakalipas na ang sa kanila at mahal na mahal siya ni Karina. Ayaw nitong masaktan ang kanyang kapatid at mahal din ito si Karina. Kaya wala siyang karapatang pumigil dito. Sa araw ng kasal ni Karina at ni Mike, masakit man para kay Kara, ay masaya pa rin siya dahil nahanap na ng kanyang kapatid ang lalaking makakasama nito habang buhay. Para kay Kara, ang tunay na pagmamahal ay marunong magsakripisyo para sa kaligayahan ng taong tunay mong minamahal. Pinili niyang hindi sabihin kay Karina ang naging nakaraan nila ni Mike upang hindi na maging komplikado ang lahat. Ang tunay na pag-ibig ay handa mong bitawan ng lahat. Kahit mahirap at masakit, ibibigay mo ang kasiyahan mo para sa taong mahal mo upang hindi ito masaktan. Naantig ka ba sa aming kwento? Bigyan mo naman kami ng like at i-share na rin para naman sa kaalaman ng iba. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, ay mag-subscribe ka na at pindutin mo na rin ang notification bell para lagi kang una sa mga bagong videos na kagaya nito. Maraming maraming salamat sa patuloy na pagsuporta sa aming channel. Hanggang sa muli!